Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawakan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong dinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na loba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayad mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ko ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa.
pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong matakos, alin't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig, upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit hindi na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Si Jesus ay nasa harapan ng dalawang grupo. Grupo ng kaniyang mga alagad na simula nang siya ay lumabas upang magpahayag ng mabuting balita at tinawag niya, ay kasama na niya 24/7. At yung mga taong naririnig lamang ang pangalang Jesus at nababalita ang gumagawa ng mga himala ay sumunod sa kanya. Dalawang grupo na pareho rin naghahanap ng tanda, naghahanap ng sign kung sino ba ang taong nakasama nila at nakaharap nila. Yun bang sa kanilang karanasan, hindi pa sapat ang lahat ng himalang ginawa ni Jesus? Nagpagaling ng ketongin, nagpagaling ng lalaking ang kamay ay hindi maigalaw, nagpagaling ng bulag. May instances na nagbuhay ng patay. Nagpapahayag ng mga salitang may authority. At higit sa lahat, nagpapatawad ng mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay external signs or tanda ng pagka-Diyos ng Poong Jesus Nazareno. Pero bakit sa kabila ng nakikita nila at nararanasan nila, naghahanap pa rin sila ng tanda? Kaya nga ang sabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Lahi, generation. He is not pointing to individual. He is pointing to the crowd, to the generation. Bakit sa kabila ng kanyang ipinapakita, naghahanap pa kayo ng tanda? Naghahanap pa kayo ng sign na ang taong kaharap ninyo ay hindi pa rin ninyo nauunawaan na galing sa Diyos? Na ang taong kaharap ninyo ay Diyos. Bakit kaya? Dahil ito ang katotohanan, ang ating kaisipan ay limitado makita ang katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan, tayo ang naglalagay ng limitasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Yun bang ang gusto ng lahing ito ay makita ang sobrang kababalaghan, pero hindi nila naiisip at nadarama na ang pagiging tao ng Kristong ito at pagiging Diyos ay isa ng tanda na siya ang dapat titigan, tingnan at sundan para sa kaligtasan. Laliman po natin ang pagkakilala kay Jesus. Atin pong unawain na ang buhay natin araw-araw ay isa ng tanda ng kaniyang awa at ng kaniyang pag-ibig sa ating lahat. Unawain natin ang bawat paghinga ay isa ng tandang ibinigay ng Diyos na ang buhay ay galing sa Kanya. Huwag na tayong maghanap ng tandang labas sa ating katawan. Sa sarili pa lang natin, makikita na natin ang tunay na tanda ng Diyos. Ang sarili natin
ay isa ng himala at tandang galing sa Kaniya. Pumasok tayo sa diwa ng poong Jesus Nazareno at mauunawaan natin na napakalalim pala ang kailangan nating relasyon sa Diyos upang maunawaan natin at maintindihan na ang bawat minutong araw na nangyayari sa ating buhay ay tanda ng pag-ibig at awa ng Diyos. Huwag tayong masyadong magpapanood noon bang mga pelikulang nagpapakita ng kakaibang mga sitwasyon at pangyayari. Huwag din tayong masyadong manood ng mga telenovela. Masyado tayong nagiging emosyonal kahit na sa pagdating sa pananampalataya. Huwag tayong masyadong magpapanood nung mga palabas na sumisira sa ating kaisipan upang mawalay tayo sa tunay na tanda ng Diyos. Nabubulag tayo sa katotohanan na si Jesus Nazareno sa banal na Eukaristiyang ating tinatanggap ay ang tandang magbibigay sa atin ng ating baon papunta sa langit. Kaya nga tayo ay palaging inihahanda na sa bawat pagtanggap ng kanyang banal na katawan, tayo ay nasa estado ng biyaya. We should be in the state of grace. Kaya nga sa umpisa ng misa, inuuna natin yung pagsisisi. Nagpapasailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na ako'y makasalanan upang makita natin ang tanda ng Diyos sa bawat pagtanggap ng Kanyang tunay na katawan. Meron po tayong kumpisal. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, tayo ay mangumpisal. Tayo ay magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos upang ipakitang kayo po ang tunay na tanda na kailangan ko sa buhay upang ako po ay maligtas sa anumang mangyayari sa aking pakikipaglaban at sa aking paglalakbay sa araw-araw ng aking buhay. Ikaw, ako, tayong lahat ay tandang ibinigay ng Diyos upang patunayan na patuloy na dadaloy ang Kaniyang pag-ibig at awa sa mga taong bukas ang puso at handang sumunod sa mga yapak ng poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklas sa ni Jonas na hindi maaaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi, manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Ama naming lahat,
turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak. Kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kaniyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot. Humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayan sumasamot. Humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Is with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na tanda mula sa langit. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safe eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.